Sa unang tingin ay aakalain mong isa lamang itong barong-barong na niluma na ng panahon. Mahigit kumulang 3 dekada na rin kasi na walang pumupunta dito. Pero wala silang kaalam-alam na may mga nakamamanghang bagay pala ang nasa ilalim nito at naghihintay lang na matuklasan ng sino mang unang makakakita dito. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang bida sa kwentong ito ay pinamanahan ng isang lumang kubo matapos mamatay ang kanyang lola at lolo. Pero hindi niya inaasahan na ang mga bagay na matutuklasan niya dito ay talagang ikagugulat niya. Nabuo na sa kanyang isip ang plano para sa pagpapaayos ng bahay upang maibenta at magkaroon ng konting kita. At ang pagtuklas ay magaganap sa panahon kung saan sinimulan niyang ayusin ang barong-barong na ito na talaga namang ikinagulat at nagpabago sa kanyang buhay. Sa isang malayong lugar sa Tennessee, kung saan ang mga taong nakatera dito ay nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon, ay matatagpuan ang isang luma at sira-sirang barong-barong, kung saan ito ay ipinamana sa isang binatang Reddit user at itatago na lang natin sa pangalang Eric. Maraming taon ding nanirahan ang lolo at lola ni Eric dito, kung saan ang kanilang trabaho ay pagsasaka sa simpleng lugar na ito. Dito nila pinalaki ang kanilang mga anak, at sa totoo lang ay ayaw nilang lisanin ang lugar na ito. Hanggang isang araw, isang trahedya ang naganap nang hindi nila inaasahan, kung saan ang mga matatanda ay napilitang umalis sa naturang lugar at lumipat kung saan mas magiging madali ang buhay para sa kanila, kung kaya't ang kanilang lumang tahanan ay napabayaan na ng tuluyan. Napag-alamang ang mga ito pala ay nagkaroon ng cancer sa baga at pagkatapos ng maraming pagtatalo ay napagtanto ng matatanda na kailangan na nilang manirahan sa isang lugar kung saan malapit ang pagpapaospital at lugar kung saan mas madali silang mapupuntahan ng kanilang mga anak. Kung kaya't noong taong 1997 ay lumipat na ng lungsod at tuluyan na napabayaan ang bahay nila sa probinsya. Noong umalis na nga ang mga lolo at lola ni Eric, ay wala namang ibang kapamilya ang naging interesadong pamahalaan ang kabukiran at ipinagpa siya nilang huwag ibenta ito hanggat hindi pa nila nalalaman ang magiging kahihinatnan ng gamutan ng mag-asawa. Iniisip nilang darating ang araw na maaari itong gumaling at naising bumalik sa tahimik na buhay sa probinsya. Habang wala namang nakatira dito, ay tuluyan na itong naluma kung saan ang ibang bahagi nito ay unti-unti nang nabulok at nasira, kasama na ang sakahan na tuluyan na ring nakalimutan. Hanggang isang araw, sa kasamaang palad, ay hindi na nga gumaling ang lolo ni Eric at ito ay pumanaw na. Sumunod naman dito ang kanyang lola. Pagkatapos ng 10 taon, ay ang mismong ama naman ni Eric ang namayapa na siyang naging dahilan upang mapasakamay niya ang lupa. Walang nais magmana ng bukirin dahil sa bukod sa malayo ito sa lungsod ay talagang luma na ito at iniisip nilang mas maraming gastos kung ipapagawa pa nila ito. Isang araw, pinuntahan ito ni Eric para malaman kung may mga mahalagang bagay pang pwedeng maisalba at mapakinabangan mula sa lumang bahay. Natatandaan ni Eric na noong bata pa siya ay palaging nagkukwento ang lolo niya tungkol sa mga treasure. Para sa inyong kaalaman, ang lolo pala niya ay dating seaman at mahilig itong magkwento tungkol sa mga islang kanyang narating at minsan pa nga ay nabanggit nito na sila ay nakaharap na ng mga pirata noong sila ay naglalayag sa karagatan. Kung kaya't ang bagay na ito ay ang siyang nagbigay sa kanya ng dahilan upang simulang halungkatin ang buong bahay. Inisip niya na baka ang lolo niya ay nahilig din talaga sa pagtatago-tago ng mga kayamanan. Noong napagdesisyonan na ni Eric na pumunta sa farm, ay sinimulan niya kaagad ang renovation para dito. Para sa kanya, ay talaga namang isang napakahirap na bagay ang makita ang mga kagamitan na may kinalaman sa kanyang lolo at lola, sapagkat miss na rin niya ang mga ito. Nang dumating naman si Eric sa bahay, ay mas malala pa pala ang kalagayan nito kesa sa kanyang iniisip. Punong-puno na ng alikabok at sapot ng gagamba ang bawat sulok nito. Ang mga sahig at dingding na kahoy ay bulok-bulok na rin. At sa paglilibot ni Eric ay sumagi sa isip niya kung maiibenta pa nga ba niya ang bahay na iyon. Nagtungo si Eric sa stockroom sa pag-iisip na baka may mga antigong kagamitan ang nakatago doon na maaari niyang pangpakinabangan. Sigurado naman si Eric na may mga bagay-bagay na itinago ang kanyang lolo dito. Naalala niya na madalas biruin ng kanyang lolo ang kanyang lola noon na may itinatago itong hidden treasure.
Sa pagsasaliksik ni Eric ay agad niyang inisa-isa ang mga aparador. Sa paghahanap naman ni Eric ay wala siyang nakita at aalis na sana siya nang maisip niyang tanggalin ang carpet na nakalatag sa ilalim kung saan nakalagay ang aparador. At laking gulat niya nang makita ang isang kakaibang bagay na nasa ilalim nito. Isang di pangkaraniwang bilog na metal na nakadikit sa konkretong slab. Sa wakas ay nakita na rin ni Eric ang hinahanap niya. Sa pagkakatanggal ng mga alikabok at namuong lupa sa gitna nito, ay napagtanto naman niyang isa itong safety box. Subalit sa ilang beses na pagtatangka ni Eric na mabuksan ang box ay bigo siya. Kung kaya't napilitan na siyang magpatawag ng isang locksmith na bihasa sa pagbubukas ng mga bagay-bagay na katulad nito. Habang sinusubukan naman ng locksmith ang pagbubukas sa box ay kung ano-anong bagay na ang pumapasok sa isip ni Eric na maaaring maging laman nito. Nagtagumpay naman ang inupahan niya sa pagbukas at sinimulan na niyang isa-isahing alisin ang mga laman mula sa kailaliman. Unang tumambad kay Eric ang mga bricks na nababad at halatang nabasa ng tubig. Nakaramdam ng kaunting dismaya sa Eric sa kanyang nakuha. Dahil isa sa mga iniimagine niyang matagpuan ay mga lumang baril na tiyak magkakaroon ng malaking halaga sa subasta. Ngunit hindi naman huminto si Eric. Umaasa pa rin siyang makakakita ng mas kapaki-pakinabang na bagay. Hanggang sa may makuha siya sa ilalim ng mga bricks na isang time capsule na naglalaman naman ng mga libro na kinapapalooban ng mga plastic na pahina at sa loob nito ay ang nakasalansan na lumang barya. Noong una ay hindi alam ni Eric kung mapapakinabangan ba ito. Ngunit nang tinignan niya ito sa Google, ay nalaman na niya na hindi pala biro ang halaga ng mga nakita niyang lumang pera. Na sa panahon natin ay siguradong hindi na nag-e-exist ang mga bariyang katulad na nakita niya. Kung kaya't siguradong iba na ang halaga nito sa auction. Sa kanyang patuloy na paghahalungkat ay hindi lamang mga lumang barya na kinahuhumalingan ng mga kolektor ang kanyang nakita. Kung hindi, meron ding itinago mga silver bars ang kanyang lolo. Hindi yung mga silver bars na madalas nating makita sa movie ang natagpuan ni Eric. Kung hindi, mas maliliit at may picture at date ang nakaukit dito. Ang bawat isa ay may nakatalang estado at date kung kailan ito nilikha. Napag-alaman din nilang ang mga silver bars na iyon ay sadyang mahalaga dahil sa pagkakatala nito ng kasaysayan ng Amerika. Subalit, may mas mahalagang bagay pa pala ang naghihintay na matuklasan ni Eric. At iyon ay ang munting jewelry box ng kanyang lola. Bagamat hindi ito nagkakahalaga ng malaking pera, ay punong-puno naman ito ng sentimental value at alaala na siyang mas importante sa sinumang naiwan ng minamahal sa buhay. Ngunit sa patuloy na paghahanap ni Eric sa safety box ay hindi niya muling inaasahan na muli siyang makakakita ng isa pang box. At sa kanyang pagkakahula ay naglalaman nga ito ng mga koleksyon ng antigong baril. Bukod pa doon ay ang mga dollar bills na may pirma ni Joseph Barr na sinasabi naging treasurer siya ng USA sa loob lamang ng 28 araw. At ang mga dollar bill ay nagkakahalaga naman ng $250 bawat isa. Dahil sa mga kayamanang nakita ni Eric, ay naisipan niyang kailangan niya ng eksperto sa larangang ito, kung saan ito ang magpapayo sa kanya ng tamang presyuhan kapag ito ay kanya nang inalok sa merkado. Kung kaya't naisipan niya itong i-post sa Reddit. Dumagsa naman ang mga comments kung saan marami ang tumulong sa kanya. At sa bandang huli, ang mga lumang pera at barya pala kung saan mabuting iningatan ng kanyang lolo ay mas nagkakaroon ng higit na halaga kaysa sa iba. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit $100,000 ang nakalap na kayamanan ni Eric na kung sa pera natin ay aabot ng 10 milyon ang halaga. Maliban pa roon ay may bahay pa siyang maaaring ibenta. Sa sinumang nagnanais na bumili ng lupain sa Tennessee ay pwedeng-pwede niyong tingnan ang property ni Eric. Malay niyo may mga kayamanan pang natira doon na naghihintay lang na inyong makita. Shoutout sa iyo, kaibigang Reggie Rado, K-Heart World, Anime Yen, Kung TV, Tagalog Amazing Stories, Tero Zapinos, Aling Vitwala, Mark Anthony Arellano, Virgilio Gimba, History TV, Ang Magandang si Joan Lumbo, Adela Maglente, Daniels TV, Nell TV Fox, Mary Grace Pinez, Elwin John, Jeffrey Bo, Syra Pink, Erwin Casquete, Skylar Guro, Shane Fernandez, Jonalyn Liza, Mia Yamamoto, Michael Ariola, Angelo Vallejo, Prince Litici, Jeffrey Paliega, Kenna Shell Palmeta, Tikina Mary Jane, Princessa PH, JLS Gaming, John Bunyi, Dave Alice,
Jehan Castillo, Jacob De La Torre, Ray Tubbs, Jun Arieza Sanchez, Anthony Comedia, Clint Bantigs, Vantero Love and Love Win, Laika Abayon, Dean Perez, Konik Ayaxid, Prince Alpius Paklibar, Ambia Grace Polo, Frelin Principe, at Kelly Vell. Shoutout din sa iyo, kaibigan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.